Alina Jesús, Alina, Alina Jesús, Alina. Sana simulai sinalobo. O Diyos, kaligtasan ng tao sa kanyang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Alina Jesús, alina, alina Jesús, alina. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong ang darating na Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay magdulot ng kagalingan sa pamumuhay sa kasalukuyan at magkaloob ng gantimpalang pangmagpakailanman sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang masingsing patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong Panginoon ang magsasagawa nito. Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong Panginoon lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan. At mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay at mapapahiya sinumang sa kanyang hilalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lupang tigay iyong diligin. Puon sa iyong pagdating. Lupang tigay yung diligin, puon sa iyong pagdating. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga sisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain,
ay mananatili ang kanyang paglingap. Lupang tigay yung diligin poon sa iyong pagdating. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang karunungan na may magahari mula sa itaas. Lupang tigay yung diligin poon sa iyong pagdating. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Lupang tigay yung diligin poon sa iyong pagdating. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, "Kayo po ba ang paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, "Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga binging, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung atin pong dadamahin yung mga salita ni Juan Bautista sa kanyang pagtatanong, "Kayo po ba yung paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Para bang pag sinuri natin ito, nandoon yung pag-asam na nawa isang araw, dumating na talaga yung inaasahan at pinakahihintay ng lahat, yung magbibigay ng pag-asa, yung makakapitan. Para na sa ganon ay talagang masabi rin niya na okay na ako, tapos na ako, panahon na para magbigay daan sa isang tunay na magliligtas sa atin. Parang ganon, no? Yung damdamin ni San Juan Bautista.
na marami sa atin talagang sa panahong ito ay naghahanap talaga ng mga palatandaan kung sino ba talaga ang dapat nating kapitan, kung sino ba talaga yung totoo na nagsasabing sila talaga ang pag-asa. Kaya nawa po sa sagot at tugon ni Jesus, hindi lang ito basta pagbibida sa kanyang sarili, hindi lang ito basta sinasabi na, oo, ako talaga, ako ang pag-asa, ako ang Savior, ako ang magliligtas sa inyo. Hindi lang sa salita, kundi ang sabi ni Jesus sa mga isinugo ni Juan Bautista, nakikita nyo naman. So, yung action na hindi lang sa salita, kundi sa gawa. O kaya masigit na sa gawa na ipapakita yung hinahanap ni Juan Bautista. Kaya sabi, tingnan mo na lang, tingnan nyo kung ano ang nangyayari. Na maganda ring hamon para sa atin na kung saan, sabi ko nga po, ang daming naghahanap ng liwanag sa panahong ito. Ang dami nating, kahit tayo mismo, no, naghahanap tayo ng mga totoong tao, yung totoong mga kapag nagsalita, gagawin nila. At ito rin yung hamon para sa atin. Hindi tayo pwedeng maiwan sa mga pangako lamang. Hindi tayo pwedeng maiwan sa galing nating magsalita lang. Masyado ng maraming tao yung magaling magsalita, pero nagkukulang tayo sa mga taong magaling din sa gawa, yung ipinapakita. Yan, no, sa atin, pwede rin suriin, pag sinabi mong mahal mo, ipakita mo. Kung sinasabi mong tapat ka, edi ipakita mo sa gawa. Mahirap yung puro nga walang, pero walang gawa. Magpapasko na. Gusto nyong maging masaya ang Pasko? Ipakita nyo sa inyong mga kilos. Hindi tayo pwedeng sa Pasko, ganito ang gagawin natin. Sa Pasko, eto, gawin mo. Baka pwedeng, baka nga, no? Sa tagal na panahon, puro na lang tayo salita. Baka panahon na para kumilos naman tayo. Gusto mong maging masaya? Kumilos ka. Hindi na tayo pwedeng naghihintay na lang. Kundi baka kasi ikaw yung kinakailangan na magpakita sa iyong pagkilos sa mga pagbabago na gusto nating maranasan din sa buhay natin. Isa lang din ang malinaw, ang Diyos sa pamamagitan ng Poong Jesus Nazareno, sa pamamagitan ni Jesus, tapat sa kanyang pangako. Yung pangako na hindi lang naiwan sa salita, kundi naging tao na kasama natin at handang patunayan ang kanyang pagmamahal sa atin. Mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Yan yung mga salita na hindi lang naiiwan sa mga labi, kundi ipinapakita sa kanyang gawa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihandog natin ng may isang puso at diwa ang ating mga panalangin sa Ama na hindi lamang nagpapatawad ng ating mga kasalanan, bagkos nagpapagaling ng mga sugat na sanhi ng kasalanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo kami. Panginoon, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tanda ng awa at pagpapatawad ng Diyos sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga lumayo sa simbahan dahil sa kasalanan,
Naway matuklasan ang pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga pamilyang watak-watak at nagkakalayo, naway muling pagsamahin na nagpapagaling na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng ginhawa at pag-asa sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namayapa, naway maranasan ang liwanag ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos sa matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang,
ay gagaling na ako. Bago ka pa man isilang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa ba'y iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayo pananalig kung sabihin ika'y iniibig?
Ako si Jesus, iniibig kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsuluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga picture o imahin na binigay po sa inyo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.
kanan.